Welcome back sa aking channel. Pagkukwentuhan natin ang Slam Dunk Season 2. Ito po ay nabasa ko lamang sa isang site. Pindutin na ang subscribe button and hit the notification bell para updated ka sa lahat ng video na aking i-upload. Pero bago natin simulan, intro muna tayo. Enter High Tournament Chapter 75. Sa natitirang oras na 18 minutes, ibinalato ni Sakuragi ang second half sa kanyang apat na kasama at wala siyang ibang ginagawa kundi dumepensa. Ngunit merong binabalak ang coach ng Dae. Tubirama, ang pag-asa nating manalo dito ay dapat mawala si Sakuragi sa laro. Wika ng coach nila. Nagsalita naman ang manager nila. Coach, nakadalawang foul na si Sakuragi. Wika ng manager nila. Magaling. Kailangan mawala si Sakuragi. Kapag nangyari yon, wala silang pagpipilian kundi palitan siya. Sagot ng coach nila. At ano naman gusto kong gawin? Tanong ni Tubirama. Gawin mo na ang madalas mong ginagawa, sagot ng coach nila. Ano? Hindi ko gagawin yan. Nangako ako na magbabago na ako. Tapos uutusan mo akong mangdaya, ayoko na. Galit na wika ni Tubirama. Wala na tayong ibang pagpipilian. Kailangan niyang mawala sa laro. Gusto mo bang matalo tayo? Sagot ng coach nila. Ano ba talagang binabalak mo? Tanong ni Tubirama. Nagawa mo siyang i-foul kanina ng dalawang beses. Foul trouble yon ang magiging dahilan ng pag-upo niya sa bench. Kapag nangyari yon, kayang-kaya mo namang pigilan ang mga kasama niya. Sagot ng coach nila. Lumingon si Tubirama sa kanyang mga kasama. Tumango sila. Isang sinyalis na kumbinsido sila. Sige, gagawin ko. Wika nga ni Tubirama. Magaling, sagot ng coach nila. Pero nag-aalinlangan si Tubirama. Pakiramdam niya parang hindi patas. Ngunit wala siyang magagawa kung ito na lang ang tanging paraan para manalo sila sa laro. Pagkatapos ng 90 seconds timeout ng Dae, hawak-hawak na ni Tubirama ang bola. Habang dinidribble niya ang bola, binabantayan niya ni Sakuragi. Ilang segundo lang nang lulusutan na niya sa kaliwa, nagkaroon siya ng pagkakataon para i-foul si Sakuragi. Foul! Red! Number 10! Sigaw ng referee. Itinaas ni Sakuragi ang kamay niya. Anong nangyari? Nagtatakang si Haruko. Si Tubirama, final niya si Sakuragi. Isa yan sa kakayahan ni Tubirama ang mag-foul ng kalaban, sagot ni Inami. Sa tingin ko, sinusubukan nilang tanggalin si Sakuragi sa laro, sagot naman ni Akagi. Ano? Na medyo nagulat si Haruko. Habang si Coach Anzai ay tahimik na seryosong nanonood. Sinasagad mo talaga ang pasensya ni Sakuragi. Wika ni Coach Anzai sa kanyang isip nang makita niya ang ginagawa ni Tubirama. Ano bang binabalak mo, Tubirama? Sinasagad mo ba talaga ang pasensya ko? Di ba nag-usap na tayo? Wika ni Sakuragi. Paglingo ni Tubirama kay Sakuragi. Para siyang nakatitig sa mabangis na hayop. Kung ganun, gusto niyong mawala ako sa laro? Ubus na ang pasensya ko, Tubirama. Binaliwala mo ang isang pagkakataon na ibinigay ko sa iyo. At dahil dyan, pagbibigyan kita. Galit na galit si Sakuragi. Lumingon siya sa coach ng Dae. Sina Kenzo, Mitsui, Rukawa at Miyagi. Patay kayo dyan. Wika ni Miyagi. Ginalit niyo na talaga siya. Wika naman ni Kenzo.
At dahil sa foul sa Dai pa rin ang bola, hawak-hawak na ni Garen ang bola, biglang lumitaw sa kanyang harapan ang mukha ni Sakuragi. Mabilis na inagaw ang bola. Ha? Nagulat si Garen. Pagkakuha ni Sakuragi ay tatlong Dai na si Atsushi, Jinjiro, Tobirama ang nagbantay sa kanya sa tindig ng depensa nila. Malabong makatakas pa si Sakuragi. Mga hangal! Hindi nyo ba naisip na pinabayaan nyo ang mga kasama ko? Wika ni Sakuragi. Tumahimik ka, sigaw na Atsushi. Ngunit hindi ipinasa ni Sakuragi ang bola sa halip ay kulang ang tatlo. Walang nagbabantay sa likod ko. Wika ni Sakuragi at tumalon ng patras si Sakuragi. Tumalon din si Tobirama, Jinjiro at Atsushi para supalpalin siya. Pero bigla na lang nag-fadeaway jump shot. Wika ni Inami, natutok na tutok kay Sakuragi. Ha? Malakas na sigawan ng fans ng Shohoku. Ang galing. Tumalon siya ng patras para magkaroon ng konting distansya sabay fadeaway. Kahit na ako hindi ko yun kayang gawin. Wika ni Hanagata ng Shoyo. Isang pambihirang pagbalanse ng katawan habang nasa ere. Yon ang isang bagay na hindi kayang gawin ng isang normal na tao. Si Sakuragi, hindi siya pangkaraniwang tao. Wika nga naman ni Fujima. Gulat na gulat ang mga manonood sa kakaibang tira ni Sakuragi. Grabe, tumayo ang balahibo ko. Isa na talagang henyo si Sakuragi. Wika ni Hikuichi ng Rayonan. Pumagsak ang katawan ni Sakuragi sa sahig na dahil sa nawalan siya ng balanse. Pagkaapak niya ng kanyang paa sa sahig. Sakuragi, ayos ka lang? Tanong ni Miyagi. Agad naman na tumayo si Sakuragi. Ayos lang ako, sagot ni Sakuragi habang ang coach ng Dae tulala na lang sa napanood. Tobirama, masyado akong naging mabait sa'yo. Kaya ngayon kailangan mo talagang turuan ng leksyon. Galit na wika ni Sakuragi at nang makita niya si Rukawa na mukhang pagod na may dinadamdam na sakit. Makinig kayo. Sa akin niyo lang ipasa ang bola para siguradong makakapuntos tayo. Wika ni Sakuragi sa apat niyang kasama. Lumapit si Coach Anzai sa referee. Palit ng miyembro, wika ng referee. Wala nang nagawa si Rukawa kundi maupo na lang sa bench. Dahil maging siya ay hindi niya maitatanggi na pagod at may iniinda siyang sakit. Matapos siyang atakihin ni Tobirama na hindi nalalaman ng referee. Inaasikaso siya ni Haruko. Ayos ka lang Rukawa, tanong ni Haruko. Ayos lang ako, sagot ni Rukawa na inabutan siya ni Haruko ng tuwalya. Paubo-ubo si Rukawa, bakas naman ang awa ni Haruko sa kanya. Rukawa, sana ayos ka lang. Wika ni Jasmine na nasa itaas. Agad na pinalitan ni Soito si Rukawa at pumunta na ito sa gitna ng court. Hay naku, kayo kasi ginalit niyo siya. Hindi niyo alam kung paano magalit si Sakuragi. Parinig ni Kenzo sa Dae. Ngayon Tobirama, handa ka na ba? Tanong ni Sakuragi. Napakayabang mo, sigaw ni Atsushi. Ngunit nang makita niya ang mata ni Sakuragi ay napaatras ito. Habang si Tobirama ay tahimik lang. Alam niya sa sarili niya na hindi na niya talaga kayang talunin si Sakuragi. Huli na ang lahat. Hindi na sana ako makikialam sa second half. Ngunit pinilit niyo ako. Wika ni Sakuragi. Galit at galing, yun ang pinakapanganib na sangkap sa isang manlalaro para lumabas ang tunay nitong kakayahan sa paglalaro. Para kay Coach Anzai at Coach Tisoya ay isang nagniningning na diamante si Sakuragi. Magsisimula na ulit ang laban habang hawak-hawak ni Tobirama ang bola. Binabantayan siya ni Sakuragi. At nang kumilos si Sakuragi ng pakaliwahanan sa paningin ni Tobirama, ay dumami si Sakuragi na ikinagulat niya.
paglingon niya ay nakadaan na sa kanya si Sakuragi. Mabilis na dribble ang bola papunta sa kanilang basket at nang malapit na si Sakuragi sa kanilang basket, hinarangan siya ni Atsushi na galit pero inikutan lang niya. Nilusutan ang iba at gumawa ng slam dunk. Malakas na sigawan ng fans ng Shohoku. Hanemichi, ang galing mo! Sigaw nila Mito, samantala sina Kenzo naman. Hay nako, wala naman tayong ginawa, wika ni Kenzo. Para lang tayong tambay dito sa gitna ng court, wika ni Mitsui. Hindi makatingin ng diretso si Tobirama kay Sakuragi dahil sa kahihiyang ginawa niya. At dito na nga nagtatapos ang ating kwento. Abangan na lang natin ang susunod na video na ating i-upload. Maraming salamat po!